Sa labas pa lang, litaw na ang angking ganda ng century-old na simbahan ng Santa Monica sa Sarat, Ilocos Norte. Ito ang pinakamalaking simbahan sa buong Ilocos Norte at isa sa mga paboritong puntahan ng mga debotong nagbibisita iglesia tuwing Semana Santa. Sa loob ng simbahan, makikita pa rin ang daan-daang troso na ginamit na trusses o framework na sumusuporta sa estruktura. Makintab ang sahig at napanatili ang lumang disenyo ng simbahan. Sa mga bintana, makikita rin ang imahe ng mga santo ayon sa kura paroko ng simbahan. Parami na ng parami ang mga dumarayo sa simbahan habang papalapit ang Semana Santa. Pilgrim site naman sa gilid ng bundok ang dinarayo sa bayan ng Pasukin. Naroon ang life-size statue ni Padre Pio at imahen ni Virgin Mary. Pagpasok sa pilgrim site, bubungad ang Station of the Cross na paakyat sa bundok. Sa tuktok ng bundok, makikita ang malalaking krus na nakaharap sa West Philippine Sea. Malamig sa lugar kahit natirik ang araw dahil napapaligiran ito ng mga puno. Pwede rin sa inyong bisita iglesia bucket list ang simbahan ng Nuestra Señora de Asunción. Picture perfect ang simbahan dahil sa natatangin itong baroque architecture. Nasa tuktok ito ng burot, kaya talaga namang masusubok ang inyong pananampalataya kapag inakyat ang simbahan. Mula sa kinatatayuan ng simbahan, matatanaw ang magandang tanawin sa bayan. December 1993 nang mapabilang ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Site. Ang mga nasabing lugar, kabilang sa napakaraming relihiyosong pasyalan sa bansa na talaga namang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kaya naman ang Department of Tourism, isinusulong ngayong papalapit na ang Semana Santa ang Anilay Faith Tourism. Actually, hindi kakilala ang faith tourism. Wala tayong, this is the first time na magkakaroon tayo ng faith tourism. Kasi when I was out of the country, lahat sila, they were all asking for pilgrimage tours. Napapanahon daw ito. Lalo't itinuturing na sentro ng Katolisismo sa buong Asya ang Pilipinas. Mas maganda yung mga churches natin compared to Europe. When you go to Europe, saan ka pupunta mga churches? Ang churches natin napakaganda and very old. So ang sa akin is high time that we focus on faith tourism. Hindi lang sun and beaches. Of course, meron din tayong mga churches. Bilang paghahanda naman sa dagsan ng mga turista sa Semana Santa, nagkaroon kanina ng surprise inspection sa Manila Police District si NCRPO Chief Director Oscar Albayalde. Sa 5,020 tauhan ng MPD, lumalabas na 41 ang unaccounted for ngayong araw. Ipatatawag daw sila para pagpaliwanagin. We are on full alert status, no? Nang babantayan natin dyan yung mga pantalan natin, yung mga bus stations. Ayon sa MPD, wala naman silang anumang namomonitor na banta sa seguridad sa Maynila. Sa papalapit na Semana Santa, 5 araw na titigil ang operasyon ng MRT3. Sa abiso ng pamunuan nito, pansamantalang sususpendihin ang operasyon ng MRT3 mula March 28, Miyerkules Santo, hanggang April 1, Linggo ng Pagkabuhay. Nakatakda namang magbalik normal ang operasyon nito sa April 2, Lunes. Katrina Son, GMA News.